Sa buwan ng Marso itinakda ang Fire Prevention Month dito sa Pilipinas dahil dito ang pinakamaraming natatalang sunog sa buong taon. Kaya naman pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat sa sunog at gumawa ng mga hakbang para maiwasang masunog ang bahay at mga ari-arian. Dahil dito, handog ng BFP Special Rescue Force Sorsogon ang 10 fire prevention and safety tips na makakatulong sa inyo para makaiwas sa sakuna. 1. Gumamit ng may kalidad na saksakan at wire. Siguraduhin ang mga gagamitin na saksakan at wire sa bahay ay hindi mababa ang kalidad. Maraming mumurahing mga kagamitan gaya ng wire at saksakan ang hindi dumadaan sa tamang proseso ng paggawa, kaya naman madaling masira, at nagdadala pa ng panganib. Dumadaan sa product safety ang mga electrical appliances at iba pang mga kagamitan sa bahay para masigurong mababa ang tsansang magdulot ang mga ito ng sunog. 2. Siguraduhin walang sira ang mga wire. Isa sa mga madalas nating naririnig na sanhi ng sunog ay faulty electrical wiring. Kaya naman kailangan suriin ang mga wiring natin sa bahay kung may sira ba ang mga ito. Kung kaya pang ayusin, dapat ay agad na kumpunihin ang mga ito. Palitan naman ang mga wiring na talagang hindi na maaayos. Sa pagkumpuni ng mga wiring, siguraduhin gumamit ng tamang kagamitan. Hindi dapat gumagamit ng masking tape o scotch tape sa mga wire dahil hindi ginawa ang mga ito para sa wire. Electrical tape lamang ang gamitin. Makakabuti din na magpatulong na lang sa mga electrician para masigurong tama ang pagkukumpuni na gagawin. 3. Iwasan ang pag-overload ng mga saksakan. Ang pag-overload ng mga saksakan ay maaaring mangyari kapag sobrang daming appliances ang nakasaksak na hindi na kayang suportahan ang dumadaloy na kuryente. Madalas nangyayari ang overload kapag gumagamit ng octopus connection at ang sabay-sabay na paggamit ng mga appliances na malakas sa kuryente. 4. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances na hindi ginagamit. Ang susunod na fire prevention safety tip ay ang pagtanggal sa pagkakasaksak ng mga appliances at kagamitan na hindi naman ginagamit. Kahit pa kasi nakapatay ang mga ito, patuloy pa rin ito kumukonsumo ng kuryente. Nakatipid ka na sa kuryente, naiwasan mo pa ang sunog. Gawin ito bago matulog, at kapag aalis ng bahay. Maaari ring patayin ang kuryente sa main switch ng bahay kapag walang maiiwan dito. 5. Bantayan ang mga niluluto. Kapag tayo ay nagluluto, huwag na huwag natin hahayaan ang ating mga niluluto. Hindi lang ang pagkain ang maaaring masunog kundi pati na rin ang bahay kapag naiwan ang mga niluluto ng walang bantay. Iwasan ding mag-iwan ng mga flammable na bagay malapit sa kalan dahil maaari itong magliyab kapag hinangin ang apoy ng kalan. Bago tayo magpatuloy, don't forget to subscribe, like, comment and share sa video na ito sa aking munting channel, Lodi Paps TV. Pang-anim, patayin ang gas pagkatapos magluto. Kapag natapos naman magluto, ugaliing patayin ang gas at kalan. Kapag nag-leak ang gas sa ating mga kalan, o kaya naman ay pinaglaruan ng mga bata, isang kislap nito ay madali nang maging sanhi ng sunog. Ugaliin ding i-check ang mga tangke ng gasol kung mayroon ba itong leak. Isang simpleng paraan kung paano ito gawin ay ang panggamit ng tubig na may halong sabon. Gamit ang spray o sponge, basain ang tangke gamit ng tube na may sabon at tubig. Tignan kung may parte ng tangke na magkakaroon ng mga bubbles. Kapag mayroon ay agad na palitan ang mga ito. Pang-pito, pahingahin ang mga appliances. Ang mga appliances sa bahay ay dapat na pinagpapahinga, lalo na ang mga electric fan at aircon. Kapag summer, tuloy-tuloy ang paggamit sa mga ito kaya naman sobrang nag-iinit ang mga makina at nagiging sanhi ng sunog. Bigyan ng sapat na oras ng pahinga ang mga appliances upang ang mga ito ay lumamig, at para na din hindi madaling masira. Tandaan na dapat tanggalin ang mga ito sa pagkakasaksak. Pang-8, ilayo ang posporo o lighter sa mga bata. Madalas din nating marinig sa balita ang mga bata ang pinagsimula ng sunog dahil sa naglaro ito ng posporo o lighter. Kaya naman siguruhing maitabi ang mga ito sa mga lugar na hindi nila maaabot o mabubuksan. Turuan din sila na hindi dapat paglaruan ng mga ito dahil maaari itong pagsimula ng sunog. Pang-9, patayin ang mga kandila bago matulog. Kapag nag-brownout o kaya naman ay gumamit ng kandila sa iba pang bagay, siguraduhin hindi ito iiwan ng nakasindi kapag matutulog na.
Maaari kasing pagsimula ng sunog kapag ito ay aksidenteng natamba o nasagi. Isa ito sa mga madalas na sanhi ng sunog. Magandang alternatibo sa kandila ang flashlight o emergency light para hindi na kailangan pang magsindi at maiwasan na rin ang panganib ng sunog. Last but not the least, pang-sampu, siguruhing may fire extinguisher sa bahay. O ugaliing magimbak ng tubig bago matulog. Ang panghuling fire prevention safety tip ay siguraduhin may fire extinguisher sa bahay para kapag nagsimula ang sunog ay agad itong maapula at hindi na lumaki pa. Kung wala pa namang fire extinguisher sa bahay ay maaring mag-imbak muna ng tubig sa timbo bago matulog, malaking bagay ang maitutulong nito kapag maliit pa lamang ang sunog. Mainam din kung may smoke detector para malaman agad kapag may sunog sa loob ng bahay, at para may report ito agad bago pa ito lumawak. Kapag hindi naapula ang maliit pang sunog ay agad na itawag sa bumbero upang maaksyonan agad. Huwag nang hintayin pang lumaki ang sunog bago tumawag ng tulong. Kaya siguruhin ding naka-phonebook ang mga emergency hotline numbers sa inyong lugar, tulad ng sa BFP, PNP, DRRMC, ambulansya, barangay official at iba pa. Ang mga nabanggit na fire safety tips ay hindi lamang para sa Fire Prevention Month kundi para sa buong taon. Isang malaking trahedya ang maidudulot ng sunog, kaya naman kailangan nating gawin ang lahat maiwasan ito. Tandaan, mas mabuti kung maiiwasan ang sunog, kaya naman ating sundin ang mga fire prevention and safety tips na ito. Sana makatulong ang video na ito. Kung nagustuhan ang video maaring mag-like, comment at i-share na din ito, para mas marami pa ang maging aware pagdating sa fire safety. Huwag din kakalimutan mag-subscribe sa munting channel kong ito, Lodi Paps TV, para sa mga fire safety videos na tulad nito. Maraming salamat!